Iba yung dagat, Russia inako naman ang missile attack sa Ukraine na ikinasawi ng hindi bababa sa 10 individual. At Pope Francis, muli ginit ang panawagang ibasura ang parusang death penalty sa buong mundo. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Hindi bababa sa 10 ang nasawi matapos ang missile strike ng Russia sa Kyiv at ilang lugar sa Ukraine. Agad namang inako ni Russian President Vladimir Putin ang pag-atake. Aniya, tugon nila ito sa ginawang pagpapasabog sa tulay na nag-uugnay sa Russia at Crimea. Bago ito, inakusahan na ng Russia ang Ukraine na sinadyang pasabugin ang naturang tulay. Nagbabala naman si Putin ng mas marami pang missile attack. Mariin naman itong kinondena ng iba't ibang bansa at tiniyak ang tulong sa Ukraine. Katunayan, may nakatakdang emergency meeting ang G7 leaders hinggil dito. Muling nanawagan si Pope Francis para tuluyan ng alisin ang parusang kamatayan sa buong mundo. Ito ang sinabi ng Santo Papa kasabay ng paggunita sa World Day Against Death Penalty. Aniya, may ibang paraan para maparusahan ang mga nakagagawa ng krimen nang hindi sila inaalisan ng pag-asang makapagbago. Mababatid na sa pagtatapos ng 2021, nasa 108 bansa na ang nagbasura sa parusang death penalty. Matapos ang higit 2 taong pagsasara, bunsod ng pandemya, muling nagbukas ang pinto ng Japan para sa mga turistang nais bumisita sa kanilang bansa. Nauna nang naglabas ang Japan ng visa-free travel sa maraming bansa, kasabay ng pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Inaasahan ang turismo ang muling magpapalakas sa ekonomiya ng naturang bansa. Joyce Salamatin para sa Bayan.